matapang yata talaga itong si Rodrigo Duterte. Hindi magpapahuli ng buhay. Uubusin niya daw po ang mga ICC at pinagmumura pa ang mga ito kapag siya daw po ay aarestuhin. Typically, manlalaban ito pong si Rodrigo Duterte. Magagawa niya kaya yan kapag siya po talaga ay inaresto ng ICC? O, pakinggan po natin at reaksyonan natin ang balita na ito, mga tol. Papalagad daw dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling arestuhin siya ng mga taga International Criminal Court cognized sa drug war sa Maydilis na wala itong jurisdiction sa kanya. Ang konteksto ng isinasagawang investigasyon ng ICC ay dahil sa crimes against humanity na nagawa daw nitong si Rodrigo Duterte at ng iba pa. Sa tala po ng ating kapulisan, mahigit po sa 7,000 ang napatay sa police operation. Yan po ay nanlaban sa ating mga pulis. Pero sinasabi po ng human rights group na ito po ay hindi lamang 7,000 kung hindi abot daw po ito sa kulang o humigit kumulang 30,000 na mga Pilipino na napatay from 2016 to 2022 during the conduct of the deadly drug war ng Duterte administration. Kaya dahil po dyan, siya po ay sinampahan ng reklamo ng mga pamilya ng biktima at yan nga po, ayon sa mga rumors o chismis, ang ICC daw po ay tapos na sa pag-iimbestiga nito at ayon po sa educated guess nitong si dating Senador Antonio Trillanes na pinaniniwalaan ngayon nitong si Harry Roque, sa darating po na second quarter ng 2024, April, May or June, lalabas daw po ang arrest warrant dito kay Rodrigo Duterte. May paliwanag din si Duterte. Kamay naman sa pinupunang pagsulong niya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Diyan tumutok si Salima Refal. Walang pakialam mga ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Kaya kayang gawin niya ni Rodrigo Duterte? Alamin niyo, ang kanyang katawan mahina na. Baka yung kaliwat kanan na pagbuhat ng baril ay hindi niya na magawa, mahihirapan na siya. Sa nakita po natin na pagtalumpati niya doon po sa Devil Rally noong January 28, 2024 diyan po sa City of Davao, ang daming pong mga bodyguard ang umaalalay sa kanya para lamang makaakyat doon po sa stage. Maybe yung kanyang isipan ay nagnanais na lumaban pero baka yung kanyang katawan hindi na po kayang lumaban. Kaya definitely ang masasakripisyo po rito yung kanyang mga bodyguard. Ang tanong, willing ba siya na yung kanyang mga bodyguard, yung kanyang mga mahal na nagbabantay sa kanya ay ialay ang buhay nila para sa kanya? Kasi yung mga bodyguard na yan, naniniwala ako dyan, talagang tapat yan sa kanya. Iaalay ng mga yan ang kanilang buhay para rito kay Rodrigo Duterte. Pero siya ba? Kaya niya bang tanggapin na yung pamilya ng mga bodyguard niya mawawala ng mahal sa buhay dahil lamang sa pagtatanggol sa kanya? Yan ang isa sa babalansihin nitong si Rodrigo Duterte. Kaya muli, ang tanong natin, kaya niya kaya talagang manlaban? Dahil pag nanlaban siya, ibig sabihin manlalaban din po ang kanyang mga bodyguard. Ito ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ugong na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court. Sa panayam sa kanya, sa radio program na Kontrabirada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, muling giniit ni Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang ICC. Sabay babala kung may magpupumilit na arestuhin siya. Yung jurisdiction na pinag-uusapan dito, syempre yan po ang paniniwala ni Rodrigo Duterte at even ng ating gobyerno. Kasi ang ating gobyerno naninindigan na fully functional ang ating criminal justice system at kung meron mang dapat sampahan ng kaso, kung dapat mang sampahan ng kaso itong si Rodrigo Duterte ay dapat dito po sa ating korte, dito po sa Pilipinas. Ngunit sa paniniwala po ng mga pamilya ng biktima at ayon na rin po sa kanilang assisting counsel,
Hindi po mangyayari na masasampahan ng kaso dito si Rodrigo Duterte dahil wala po tayong batas patungkol sa crimes against humanity. At ang sinasabi nila, nakakatakot din daw na dito magsampa ng kaso sapagkat hanggang sa ngayon, napakalalim pa rin daw po ng impluensya nitong si Rodrigo Duterte at in particular, ang anak po nito ay Vice Presidente ng Pilipinas. Kaya sa paningin nila, hindi po nila makakamit ang katarungan dito sa Pilipinas, kaya po nila dinala ito sa International Criminal Court. When it comes to jurisdiction, syempre, sa claim ng kampo ni Duterte, walang jurisdiction ang ICC, pero sa claim ng mga biktima ay meron. In fact, sinabi po ng ating Korte Suprema na ang mga nagawang di umano'y paglabag sa karapatang pantao sa panahon na tayo po ay miyembro pa ng ICC ay dapat may pananagutan ang ating bansa. Magiging obligasyon daw po natin na hayaan na lamang na mag-imbestiga itong ICC sa di umano'y paglabag sa karapatang pantao ng mga taong ito. At gano'n naman po ang ginawa ng ating gobyerno. Welcome naman ang investigation dito ng ICC, pero nililinaw din po ng ating gobyerno na hindi po ito makikipagtulungan sa anumang investigasyon na kanilang ginawa, isinasagawa o gagawin pa. Hindi natin kasi alam kung talagang totoo ba na yan ay tapos na. Pero ayon po sa dating presidential spokesperson si Attorney Harry Roque, naniniwala po siya na tapos na yan at naniniwala po siya na hindi dapat pagdudahan nga itong mga pahayag ni Antonio Trillanes na maaaring labasan na ng warrant of arrest itong si Rodrigo Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Pupunta rin ako, arestuhin ako dito. Magkabarila talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Paniwala rin ni Duterte, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin daw siya humingi ng... Pasensya na kayo, nawala po tayo sa ere, humina po yung internet. Mukhang ito pong nangyayari ngayon kay Rodrigo Duterte sa mga pahayag niya na binitawan dito kay Sal Panelo, eh baka wala po yata siyang tama dito ng fentanyl. Kasi ang layo-layo po nito sa mga naging pag-atake niya ng nakaraang buwan kay Pangulong Bongbong Marcos. Muli ko po sa inyong ipadidinig ha, kung gaano po siya ka-brutal sa pagsasalita sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos noong January 28, 2024. Ito po ang kanyang pahayag. Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Ang layo ngayon dito po sa pahayag niya, no? Kasi dito sa pahayag niya, parang maayos ang pagtingin niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for this for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko rito. I will deal with the ICC myself. Though, syempre, wala itong connection sa pagtingin niya kay Pangulong Bongbong Marcos, yet, mukhang iniiwas niya si Pangulong Bongbong Marcos sa possible na linkage ng mga supporter niya kay PBBM sa maaaring maging pag-aresto sa kanya ng ICC. O, tingin natin, para tuloy dalawa pagkataon nitong si Rodrigo Duterte, kung minsan bangag, kung minsan nasa katinuan.
At nung nagsasalita siya noong January 28, 2024, sa harapan ng mga tao diyan po sa City of Davao, baka siya po yung bangag. Kasi harap-harapan, sasabihan mo ang Pangulo ng ganong mga kataga. Eh dito, mukhang nasa katinuan po siya kasi mukhang iniligtas niya ngayon sa harapan ng mga supporter niya, si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Deal with the ICC myself. Nawala nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanyang administrasyon para tulungan ang ICC. Sabi naman ni doon sa pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ayaw maniwala nitong si Harry Roque. Ginagaslight ngayon itong si Harry Roque ang kanyang mga manunood at kanyang mga supporter na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay hindi mapagkakatiwalaan kasi pabago-bago daw po ito ng posisyon o paniniwala. In fact, ginamit niya pa yung mga salita ng Pangulong Bongbong Marcos na kaibigan po natin ng China and look at what is happening now, inaaway daw po natin ng China. Hindi po yun totoo sapagkat nananatili pong kaibigan ng China pero hindi naman pwede na ang kaibigan mo pananatilihin na binubuli ka lamang. Kailangan mong i-address ang pambubuli ng iyong kaibigan para hindi ka po habang buhay nagagaguhin ng iyong kaibigan. Sinabi din itong si Harry Roque na ang ating Pangulo ay sabi hindi kinakailangan ng charter change pero ngayon daw ay nag-iiba na ang ihip ng hangin sapagkat umaagree na sa economic provisions ng pagbabago sa ating saligang batas. Ang sagot lang naman natin diyan mga tol, simple lang eh. Ang Pangulo po ng Pilipinas ay naglilingkod para sa Pilipino. Kung ano po ang kagustuhan ng mga Pilipino, dapat yun po ang manaig, dapat yun po ang sundin ng Pangulo kung ito po ay tama at dapat. At naniniwala tayo na ang mga Pilipino, majority of us now, hinahangad ang pagbabago sa ating konstitusyon. At yun lamang ay pinakikinggan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay naman ng pagpapatupad ng warrant of arrest, nilinaw na rin po ng ating Office of the Solicitor General, particular ito pong ating Solicitor General na si Menardo Guevara, na ang pagpapatupad po ng warrant of arrest ay gagawin lamang ng ating Philippine National Police at ng iba pang law enforcement na pwedeng magpatupad ng warrant of arrest na yan dito sa Pilipinas. Ngunit maliwanag, ang kautusan po ng ating Pangulo na hindi po tayo makikialam sa anumang isinasagawang investigasyon ng ICC at kasama na po dyan kung sakaling magpalabas po sila ng warrant of arrest, hindi po yan tutulungan ng ating gobyerno. Kaya wag na kayong mapraning, Attorney Harry Roque, eh yung boss yung nga, ang tapang-tapang, di ba? Lalaban kung kinakailangan. Tapos may pasabi-sabi pa kayo na magpi-people power kayo kapag ka-inaresto itong si Rodrigo Duterte. Eh ang tanong na lang namin sa inyo, Harry Roque, at sa inyong mga supporter, kaya nyo kaya talagang maglungsad ng people power? Mr. General Menardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrants sa bansa. Ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war, matyaga pa rin daw maghihintay sa mga susunod na mangyayari. Ito ang pinakamasakit na katotohanan dito eh, kasi marami pong pamilya ang umiiyak ngayon at naghahanap ng katarungan. Kung ang bilang ay hindi po bababa sa 29,000 na mga individual ang napatay sa war on drugs, i-multiply nyo po yan at least 2 na lamang. Ganun po karami ang mga individual na naghahanap po ng katarungan. At para sa kanila, makakamit lamang nila ang katarungan na yan kung mapapanagot ang mga nasa likod ng pagpatay sa kanilang mga kamag-anak. At ito daw ay mangyayari lamang kapag ka gumulong ang proseso, partikular ang isinagawang investigasyon dito po kay Rodrigo Duterte ng ICC. Pakinggan po natin muli ang balita, partikular yung tinig ng kanilang abogado na meron pong babala dito kay Rodrigo Duterte. Sa ngayon, nasa political will raw ng Pangulong Marcos kung magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya huwag raw magpakakampante ang dating Pangulong Duterte. In the same way that the PNP followed him as president in his orders to kill, 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 I would say that the PNP will follow the orders of the president this time if he says arrest or implement arrest this person or implement the warrant. So, huwag din siyang pakakasiguro. Logically speaking, ha, may punto ito pong si Attorney Conti.
Kasi ang mga pulis at sundalo, susunod talaga yan sa legal order ng ating Pangulo. Kaya sa huli, si Pangulong Bongbong Marcos po ang masusunod dito. At tandaan nyo ito, Attorney Harry Roque. Si Pangulong Bongbong Marcos, nakikinig po ito sa taong bayan. Ang gusto ng taong bayan kapag katama at dapat pinakikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi po siya diktador. Hindi po siya authoritarian leader. Siya po ay isang leader na napaka-demokratiko ang paniniwala at napaka-consultative in nature. Nagtatanong siya. At yung mga kasagutan, katugunan ng taong bayan ang kanyang pinagbabasihan sa mga polisiya na kanya pong ipinatutupad sa kasalukuyan. At dito kayo kabahan. Dahil ang taong bayan gusto na papanagutin itong si Rodrigo Duterte. 53% pabor na imbestigahan ng ICC ang Duterte drug war. Panoorin po natin ang balita na ito, mga tol. Pabor naman ang mas nakararaming Pinoy na imbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Patunay lang daw yan na marami tayong kababayan na gusto nang malaman ang katotohanan. Nasa frontline ng balita yan si Irene Fulgencio. Mas maraming Pilipino na ang sumusuporta sa imbestigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ginawang survey ng Social Weather Stations noong Disyembre, lumabas na 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang mga patayang may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng Grabe, napakataas po nito kasi yung walang pakialam, 26%. At yung mga tumututol, 21% na lamang kayo. At probably itong mga ayaw sa imbestigasyon ng ICC, ito po yung mga Duterte supporter. Kaya majority ngayon ng Pilipino ay naniniwala na dapat imbestigahan ng ICC si Rodrigo Duterte or yung Duterte drug war. At yan ang posibilidad na maaaring pakinggan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diyan kayo kabahan. Hindi po doon sa sinasabi ninyo na walang basihan. Tandaan ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos walang problema kung magbago ang desisyon basta ito po ay para sa mga Pilipino. At mukhang lumalabas na ang kagustuhan po ng mga Pilipino, majority of us now, imbestigahan ang Duterte drug war. Ang Administrasyong Duterte, mas mataas ito kumpara sa 45% noong March 2023. Bumaba naman sa 21% ang tutol kumpara sa dating 24%, habang 26% ang hindi makapagdesisyon. Sa parehong survey, higit kalahati ng respondents o 57% ang naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang ICC na mag-imbestiga dito sa bansa. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11 noong 2023 sa 1,200 respondents. Para sa grupo na nagsusulong ng karapatang pantao, patunay lang ang resulta ng survey na matagal na umanong dapat inaresto ang dating Pangulo. Dapat din daw igalang ng ating pamahalaan ang kapangyarihan ng ICC. Yan. Pagdating sa usapin ng paggalang sa kapangyarihan ng ICC, dapat manaig ang soberanya ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi sila dapat makialam, manghimasok sa ating criminal justice system. But after all, this is a political question, a decision to make ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, naninindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat makialam ang ICC sa ating criminal justice process. Pero paano kung pakinggan ngayon ng ating Pangulo ang kagustuhan ng taong bayan? Yan ang katakutan ninyo, Harry Roque. Pero huwag niyong sisihin si Pangulong Bongbong Marcos na siya ipabago-bago ng desisyon. Ang katotohanan, si Pangulong Bongbong Marcos ay nakikinig sa taong bayan. Tapusin po natin ang pakikinig dito po sa balita. Samantala, nagpaliwanag rin si Duterte sa nais niyang secession o paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Yung proposal ko kasi na secession of Mindanao is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor. Ito, ibang topic. Pero makikita natin ngayon na ang mga Duterte, talagang pinalalabas nila ang mga issue about ICC, about secession. Ako, tingin ko diversionary tactics po ito. Kasi
nalalantad na ang mga katiwalian sa nakalaang administrasyon, partikular ang favoritism at nepotismo ng nakaraang Duterte administrations. Hindi natin dapat kalimutan na sa pagkakataon ng kanyang pamumuno ay meron pong favoritism na nangyari. At ito po ang isa doon, ang 51 billion pesos na hindi po natin dapat kalimutan. Sa panahon ng panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte, binigyan niya ng favoritism ang First District ng City of Davao, kung saan namumuno itong si Congressman Paulo Duterte. At hindi po katanggap-tanggap na ang distrito na yan makakakuha po sa loob ng 3 taon ng napakalaking halaga ng pera, 51 billion pesos. Pakinggan po ninyo ang vlog na ito ni Kristan, mga tol. 51 billion pesos. Pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte, na si Paulo Duterte, nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na magbigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niya kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba niyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa rin budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay ng mas malaking halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the Holy Land. At walang may lakas loob para kumontra kay Duterte nung panahon niya. So kung meron pa sa inyo na naniniwala pa sa mga kalokohan ni Duterte, tignan nga natin kung makatarungan ba itong pagbibigay ng 51 billion pesos para sa isang kongresista. At ganito binigay yung 51 billion pesos. Nung 2020, binigyan siya ng 13 billion pesos. Tapos nung 2021, naging 25 billion pesos. At nung 2022, nabigyan siya ng 13 billion pesos. Apparently, yun daw ay para sa mga proyekto with the DPW. Napakinggan ninyo? Yan po ang issue na dapat pinag-uusapan sa kasalukuyan. Kasi samot-sari ang pagdating ng kalamidad dyan po sa Davao Region. Sila po ay binaha, nagkaroon ng landslide, pero dapat naiwasan po yan kung nagamit sa tama yung proyekto o yung pondo para sa mga proyekto dyan po sa First District ng City of Davao. As a whole sa Davao Region. Ngunit parang wala tayong nakikitang proyekto para labanan ng baha, labanan ng landslide at kung ano-ano man. Ngayon, dinadivert ng mga Duterte sa ibang issue para maiiwas po dito sa issue na ito. Huwag nating kalimutan ang bagay na ito. Naghahangad po tayo ng investigasyon para dito kasi hindi po pera yan ng mga taga-Davao. Yan po ay pera ng bawat Pilipino. Yan po ay pera natin na ibinayad po natin sa pamamagitan ng buwis na mukhang napunta lamang sa iilang tao sa panahon nitong si Rodrigo Duterte. The relative budget of each legislative district is around 500 to 1 billion pesos. Pero ang kanyang anak sa National Expenditure Program pa lamang nasa 3 bilyong piso na pataas. Pero hindi pa nakontento doon. Nag-insert pa ng several billions of pesos. Kaya noong 2020, 2021, 2022, umabot po ito sa 51.829 billion pesos. Yan ang dapat nating pag-usapan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Pero bago tayo, pansamantala.